is magluto tayo ng kamote halaya. Yan po ang aking gagamitin kamote, mga 6 na piraso. Babalatan muna natin yung kamote bago natin i-steam. Ayan. Balatan muna natin. Hindi ko na pinakita lahat yung mga pagbabalat at matagal. Ayan. Pagkatapos natin balatan, hugasan muna natin yung ating kamote para matanggal yung kanyang mga dumi-dumi o mga bobohangin. Ayan po. Hugasan muna natin. Pagkatapos niyan, i-steam na natin siya. In-slice ko po siyang ganyan para madali siyang imas. Ayan, i-steam muna natin siya ng mga 30 minutes lang siguro. Ayan, takpan muna natin. Tusukin natin sa tinidor kung malambot na, okay na yan. Patayin na natin yung hapon. Imas na natin yung ating kamote. Wala kasi akong yung pangmas na potato mask, kaya dyan na lang sa tinidor na lang. Discarte na lang tayo. Ito na yung lahat na mask ko. Mag-start na tayo magluto. Maglagay na tayo ng coconut milk sa pan, pero hindi pa po yan nakasindi ha. Unahin mo natin yung liquid. Sinait ko po yung gata para sayang naman. Maglagay tayo ng condensed milk kalahating can. Tapos maglagay tayo ng evap milk, maliit na can lang yun. Halu-haluin natin. Pagkatapos natin halu-haluin yung mga liquid ingredients, lagyan natin siya ng asin, konti lang din para may yung tapos sugar, brown sugar o kahit anong sugar. Kunti lang nilagay ko kasi matamis na yung kamote, matamis na yung condensed. Tapos lagyan pa natin ng sugar, hindi o matamis na lalo. O di maglagay tayo ng ubi color. Yan, paghaluin na natin. Pagkatapos mahalo natin lahat, sisindihan na natin yung apoy. Yan, start na tayo magsindi ng apoy. Yan, nakasindi na po yung apoy niyan. Antayin lang natin kumulo. Yan, pakuloy lang natin siya ng mabuti, para maging yung gata niya. Yung para ka nagbibiko din naman. Pagkatapos niyan, pagka medyo lapot na yung gata natin, ilagay na natin yung ating kamote. Ayan guys, halu-haluin na natin. Hindi natin pwedeng tigilan paghalo kasi didikit yung kamote. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating paghahalo. Pagka medyo malapot na siya guys, lalagyan na natin siya ng butter para maging masarap ang lasa niya. Ayan, maglagay na ako ng butter niyan. Pagkatapos paglagay ng butter, halu-haluin na din hanggat makumbine yung butter niya guys. Tapos hindi, basta huwag nyo titigilan ang paghahalo. Tuloy-tuloy lang ang halo mo para hindi siya didikit. Ayan, tapos na aking kamote halaya. Maglagay tayo ng butter sa ating danera para hindi siya magdikit pag ilagay na natin yung ating kamote halaya dyan. Ito na po yung ating finished product ng ating kamote halaya. Thank you for watching. Bye-bye!